Mga idol, may bago na naman tayong balita. United States, tutulungan ang Pilipinas na paalisin ang China sa West Philippine Sea. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang United States Embassy sa Maynila ay sinabi na ang Washington ay nakikipagtulungan sa Pilipinas upang palakasin ang ating maritime domain awareness, gayon din ang ability upang isecure ang ating territory, alinsunod sa mga reports ng illegal fishing sa West Philippine Sea. Si Embassy Charge d'Affaires John Law sinabi na ang United States government ay ibinabahagi ang kanilang concern patungkol sa environmental destruction, gayon din ang illegal, unreported at unregulated fishing sa karagatan ng Pilipinas. Ayon pa sa kanya, mula sa isang virtual media roundtable, sinabi niya na ang pakikipag-encounter sa illegal at unreported fishing ay nananatiling isang top priority ng US government gamit ang USAID o United States Agency for International Development. Silang araw po ay gumagawa ng hakbang kasama ang Pilipinas upang ipromote ang sustainable fishing practices at upang i-enhance ang well-being ng mga Pilipino na nakadepende sa critical resource. Dagdag pa niya na wala nang masihigit sa existential threat sa environment at livelihood ng mga mangingisda kundi ang destruction ng rich maritime ecosystem sa West Philippine Sea. Nabanggit pa ni John Law ang isang ulat na ang ilegal na nahuli ng mga isda sa katubigan ng Pilipinas ay tinatayang nagkakahalaga ng 63 billion pesos sa isang taon at halos 40% ng mga isda na nahuli noong 2019 na maaaring ilegal ding nakuha. Dagdag pa ni John Law na yun nga raw po ang dahilan kung bakit nagbigay ng additional na suporta patungkol sa environmental initiatives ang United States. Ang United States ay nakikipagtulungan sa Pilipinas upang palakasin ang ating maritime domain awareness, gayon din upang masecure ang ating mga teritory sa West Philippine Sea. Samantala, sinabi rin niya ang pahayag ni State Secretary Antony Blinken na ang isang malakas na alyansa ng Pilipinas at ng Amerika ay mahalaga sa isang malaya at bukas na rehiyon ng Indo-Pacific. Mga idol, ito nga po ang patunay na hindi tayo pababayaan ng Amerika dahil mayroong matatag na alyansa ang dalawang bansa. Patunay na nga po dyan ang mga barko, eroplano at aircraft carrier na ipinadala sa West Philippine Sea upang tulungan ng Pilipinas at iba pang mga bansa na hinaharas ng China. Hanggang sa ngayon nga po ay patuloy pa rin ang pagtulong at pagsuporta ng Amerika sa Pilipinas at aktibo pa rin ang pagpapatrolya nila sa West Philippine Sea. Sa iba pang balita, mga idol, sinuportahan ni Senator Amy Marcos ang patakaran ni Pangulong Rodrigo Duterte na iwasan ng komprontasyon at sa halip ay ipersu ang pinagkakasunduan ng China at iba pang mga bansa na naghahabol sa dagat upang mapagaan ang tensyon sa seguridad sa West Philippine Sea. Hinimok ni Senator Amy Marcos ang Pangulo upang magtalaga kaagad ng isang espesyal na utos sa China upang talakayin ang patuloy na pagkakaroon ng militia vessels ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi pa ni Senator Amy Marcos na mas mabuti kung isang miyembro ng pamilyang Duterte ang ipadala tulad ni Mayor Sara Duterte. At tinawag pa itong variation strategy na magpapahintulot sa isang personal na ugnayan sa bilateral na pag-uusap at matiyak ang discussion of developments kasama ang Pangulo. Ang mga diplomatic protest ay tiyak na maayos, ngunit ang palagiang komprontasyon ay nakakaantala sa pinagkasunduan at hindi talaga ang paraan ng mga Asyano sa paglutas ng mga hindi pagkakasundo, ayon pa kay Senator Amy Marcos. At nare-recommenda pa nga po niya ang isang verbal stop fire bilang isang agarang hakbang. Binanggit din ni Senator Marcos ang bilateral at multi-state na negosasyon na maaaring gawin ng gobyerno sa susunod na antas. Mula sa magkasamang kasunduan sa pangingisda, paggalugad, pakikipaglaban sa krimen at pamamahala sa baybayin sa pinagtatalunang mga lugar sa dagat, hanggang sa makompleto ang Joint South China Sea Code of Conduct
sa mga estado ng ASEAN at China. Dagdag pa ni Senator Amy Marcos na ang Malaysia at Vietnam ay nagpapakita ng paraan dahil tinatapos na nga raw po nila ang Memorandum of Understanding na nagbabahagi ng seguridad at paggamit ng mga maritime areas na pinag-aagawan. Sinabi pa ni Senator Amy Marcos na ang patakaran ng gobyernong Duterte na itaguyod ang magkakasamang interes ay dapat na palawakin. Nabanggit din niya ang isang matagumpay na pagtatag ng isang magkasanib na puwersa laban sa terorismo sa Malaysia at Indonesia kasunod ng Marawi siege. Ayon pa sa kanya, na bukod sa mga pinagkasunduan sa pagitan ng mga miyembro ng Estado, ay dapat ding itaguyod ng buong ASEAN ang isang magkasamang code of conduct sa China upang matapos na ito. Dahil halos 20 taon na mula ng iminungkahi ito at mga pangkalahatang termino lamang ang napagkasunduan. Dapat na nga raw po itong tapusin sa lalong madaling panahon. At sa panghuli, sinabi pa ni Senator Amy Marcos na ang binibigyang diin ng foreign policy ay upang itaguyod ang mga ibinabahaging layunin sa halip na pansariling interes kung nais makamit ang pagkakaisa. Mga idol, may punto nga rin po si Senator Amy Marcos na daanin sa diplomasya ang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at gumawa ng kasunduan upang maiwasan ang girian sa mga pinag-aagawang teritoryo. Dahil kung dadaanin nga po ito sa karahasan, ay luging-lugi ang Pilipinas kung ikukumpara sa mga kagamitan ng China. Bagamat nariyan nga po ang Amerika at nakahandang tumulong sa Pilipinas, ay hindi pa rin tayo nakakasigurado na mananaig tayo sa mga pinag-aagawang teritoryo. Pero sa huli ay nakay Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang desisyon kung anong mga susunod na hakbang ang kanyang gagawin upang maibsa ng tensyon sa West Philippine Sea. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang balita natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!